Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards at oracle cards para sa June 24, 2020, Miyerkules, para sa pag-ibig, sa pinansyal, at sa ating kapakanan. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Abangan ang aming special shoutouts at pagbati sa dulo ng ating video. Pinapaalala po natin na maglalagay po tayo ng timestamps sa ating description box at sa unang pin comment sa ating comment section para naman po sa ganun ay maaari nyo pong puntahan kaagad ang base sa inyong horoscope matapos nyo po mapakinggan ang general manifestation cards natin for the day. Pinapaalala lang din po natin na ang base sa mga baraha ay pawang gabay lamang po. Nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon kung kinakailangan natin ng tulong para sa ating physical, mental, o spiritual na aspeto ng ating mga buhay ay meron po mga espesyalistang handang tumulong para sa atin. At kung kinakailangan na natin ng ultimate na gabay, ay nandyan po ang ating poong may kapal upang tayo ay kanyang gabayan. Unahin po muna natin ang pagbabasa ng ating tarot cards para sa pangkalahatan sa pamamagitan ng pagbunot ng tatlong baraha na magsisilbing general manifestation cards natin for the day. Pagkatapos po ay bubunot po tayo ng isang oracle card para sa bawat isang zodiac. Tapos i-relate po natin yon sa ating general manifestation cards at yun naman po ang magiging base sa kanilang horoscope ngayong araw. Tara, samahan nyo kami sa pagtuklas ng mga barahang gagabay para sa ating araw ng Miyerkules. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po ay may laya ng lumabas-labas pero hindi ibig sabihin ay wala na rin po ang banta ng pandemya. Kaya naman po, ugaliin pa rin po ang pagpapanatili ng ating mga sarili, ang ating mga kamay na malinis, ang ating kapaligiran pati, ugaliin ang pagsuot ng maskara at ang pagdistansya. So ang unang baraha po na nagpakita para sa ating araw ng Miyerkules ay ang Three of Wands na kung saan merong mga pagpigil bang nangyayari sa mga balak nating tahakin. Meron bang parang gumugulo sa ating mga isipan? Meron bang tayong takot na hindi natin na-overcome hanggang ngayon? So, tingnan pa po natin. Ang pangalawang baraha po ay ang nakabaliktad na Five of Pentacles na kung saan ang basa natin ngayon ay para bang merong mga problema na patungkol sa pananalapi, sa mga paggastos ba natin or sa mga bagay na pagkakagastosan natin. Tingnan pa po natin ang pangatlong baraha. Ang pangatlong baraha po ay ang upright position ng Queen of Swords na kung saan parang ang nakikita natin ay merong patungkol sa mga desisyon na ginagawa ng isang babae sa ating buhay. Alam ko, binanggit po natin sa mga nakalipas nating mga gabay sa inyo na walang sexuality or walang gender ang cards natin. Kaya lang parang ang nababasa natin ngayon, itong Queen of Swords ay malamang ay patungkol sa atin kung kayo po ay babae or patungkol sa mga babae na nasa ating buhay. So, maaaring kapareha natin, nanay natin, or someone na tinitingala natin pagdating sa mga pagdedesisyon. Kaya suma total mga kapatid, mga kaibigan, binibilingan tayo ngayon na merong isang babae sa ating buhay. Might it be tayo kung kayo po ay babae? Okay? Na kung saan siya ang gumagawa ng pagdedesisyon, lalo na ng mga patungkol sa pera. Siya ba ang nagmamanage ng ating pera? Kung ganon ay malamang parang binibilinan tayo na merong mga pangamba tayo sa pamamaraan ng kanilang paggastos. So maaari kung kayo po mismo itong Queen of Swords na nagpakita, then baka meron kayong mga agam-agam, meron bang mga takot sa inyong puso sa paggastos ninyo? Okay, siguro ay kayo ay nagiging masyadong mahawak sa pera or mahigpit ang hawak sa pera kasi parang natatakot kayo na baka any moment ay kailanganin nyo ito. So tama naman na kailangan natin maghigpit pero siguraduhin natin na hindi naman sobrang higpit ang pagkakahawak natin sa mga pera, sa ating mga pananalapi
to the point na para bang ang mga tao na nasa paligid din natin ay nakikita na baka mamaya ay nawawala na tayo ng paano ba sabihin to? Parang nawawala na tayo ng amor sa kanila kasi parang ayaw natin maglabas ng pera. So, yan yung bilin sa atin mga kapatid at mga kaibigan. Tingnan naman po natin kung paano po ito magmamanifest sa bawat isang zodiac as we relate it sa oracle cards natin. So, unahin po muna natin ang oracle card para sa ating mga kapatid na Aries. Aries, para po sa inyong oracle card na nagpakita ay Moon Cycles. Sabi po ni Archangel Haniel, notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon these cycles. So, kapatid na Aries, parang ang nababasa natin ngayon ay maaring kung buhay pa ang ating mga nanay, parang siya pa rin ang pinapahawak natin ng mga pera natin. Pero parang meron kang agam-agam, kapatid na Aries, patungkol dito. Kasi parang hindi naman nagtitiwala, pero hindi mo sigurado kung saan napupunta yung perang mga pinapadala mo or binibigay mo sa iyong nanay. Kaya lang, pinapaalalahanan ka, Aries, na huwag mo daw kakalimutan kung saan ka nang galing. Huwag mong kakalimutan na minsan sa buhay mo ay siya rin ay nang problema para sa'yo patungkol sa pera. Kaya naman siguro binibilinan ka, kapatid na Aries, na medyo maging maluwag ka naman at maging considerate ka sa iyong ina or sa isang taong napakalapit sa'yo. Alright? So, yan po ang bilan sa inyo, kapatid na Aries. Aries, para po sa inyo, ang lucky numbers po for today ay the numbers 10, 24, at 65. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Taurus. Taurus, para po sa inyo, ang oracle card po ninyo ay ang You Are Safe. Sabi po ni Archangel Michael, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones, and home. So, kapatid na Taurus, parang ang binibilin sa'yo na relax lang. Huwag ka masyadong or huwag mo masyadong problemahin itong babae sa buhay mong ito na kung saan siya yung gumagawa ng pagdedesisyon patungkol sa pera. Kasi mukhang binibilin sa'yo, kapatid na Taurus, na meron mang takot sa puso mo or sa isip mo, tanggalin mo daw to kasi protektado ka. Merong mga guardian angels na nagbabantay sa inyo, lalong-lalo na si Archangel Michael nga, na nagpakita. So, kung patungkol man ito sa pera, nagagawa ng desisyon nitong taong ito, kung kayo man ito, then siguro guided ka, properly guided ka ngayong araw. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Taurus. Taurus, para po sa inyo, ang lucky numbers po for today are the numbers 22, 37, at 50. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Gemini. Gemini, para po sa inyo, ang oracle card po na nagpakita ay All is Well. Sabi po ni Archangel Jeremiah, everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. So, kapatid na Gemini, okay, binibilin talaga sa iyo, kapatid na Gemini, na kung meron man mga alinlangan sa iyong puso, sa iyong isipan, tanggalin mo ito dahil mukhang binabanggit nga sa iyo ni Archangel Jeremiah na sadyang okay ang mga bagay ngayon. Okay? Huwag ka daw masyadong matakot, lalo na pagdating sa aspeto ng pera. Dahil itong taong napakalapit sa iyo, maaaring again, ikaw po ito, kapatid na Gemini, o kaya nanay mo or somewhat
matandang babae sa iyong buhay, ay ano din naman siya, guided din naman siya sa mga gagawin niyang pagdedesisyon. Kaya mukhang hindi naman masasayang ang perang pinaghirapan natin. Kapatid na Gemini, para po sa inyo, ang lucky numbers niyo po for today are the numbers 15, 60, at 61. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Cancer. Cancer, para po sa inyo, oracle card po na nagpakita, ay patience. Sabi po ni Archangel Jophiel, "Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience." So kapatid na Cancer, maaari bang ito ay patungkol sa mga investments mo? Okay? So sinasabi na pagpasensyahan mo muna. Okay? Pahabain mo muna yung pasensya mo kasi itong mga agam-agam or mga takot sa iyong puso, ito lang ang mag-hamper siguro ng progress ng inyong success. Kasi kapag dina-doubt natin ang mga nangyayari sa atin, lalong-lalo na ang mga bagay na ginagawa ng kinoconsider naman at nirerespeto nating tao, kapag hindi natin binibigay ang buong tiwala natin, then in a way, ang universe is naririnig tayo. And ito yung tinatawag nating law of attraction. So the more negative that we think, negative lang din daw ang ma-attract natin. Kaya naman, panatilihin mo ang pagiging positibo mo. Pagkatiwalaan mo ang iyong sarili kung ito ay patungkol sa'yo, or pagkatiwalaan mo ang isang taong napakalapit sa'yo, lalo na sa paggawa ng mga desisyon. Okay? Yan po ang bilin sa inyo ng ating mga baraha, kapatid na Cancer. Cancer, para po sa inyo, ang lucky numbers po for today and the numbers 27, 41, at 74. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Leo. Leo, para po sa inyo, ang oracle card po na nagpakita ay Divine Order. Sabi po ni Archangel Raguel, "Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order." Okay, kapatid na Leo, parang ang nababasa natin base sa baraha mo as we related sa general manifestation cards, okay, ultimately meron kang mga agam-agam. Okay? Meron kang takot sa iyong puso. Kasi parang ito ay maaaring nangyari na dati or napagdaanan mo na. Kaya naman siguro mas pinag-iingat ka ngayon pagdating sa pagdedesisyon mo, pagdating sa pera. Kung hindi man ikaw ang magdedesisyon at ito ay patungkol sa isang taong malapit sa iyo, lalong-lalo na ang nanay o kaya ay mas nakakatanda mong kapatid o kaya kapareha na babae, or kung ikaw man ito, binibilin sa iyo na panatilihin mo ang pagiging patas mo, panatilihin mo ang pagtutok sa mga bagay na kung saan ay tama lamang ang paggastos mo, tama lamang ang mga pinag-uukulan mo ng pera, para naman sa ganun ay mas mag-manifest ang anong tama para sa iyong buhay, para sa iyong hinaharap. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Leo. At ang lucky numbers mo for today ay the numbers 17, 25, at 57. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Virgo. Virgo, para po sa inyo, oracle card po na nagpakita ay remember who you are. Sabi po ni Archangel Michael, "You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved." So kapatid na Virgo, mukhang binibilin sa iyo ngayon na easy lang, relax lang, dahil mukhang itong gagawa ng pagdedesisyon sa buhay mo, might it be ikaw mismo, Virgo, o kaya ay taong napakalapit sa'yo, mukhang itong gagawing pagdedesisyon naman, might it be okay or hindi? Okay? Lagi mong iisipin na mayroong mga taong nagmamahal sa'yo,
Handang sumuporta, handang tumulong, at handang intindihin ang lahat ng gagawin mo. Kaya naman tanggalin mo ang mga agam-agam sa iyong puso. Tanggalin mo ang mga alinlangan sa mga taong ito o tanggalin mo ang alinlangan mo mismo sa iyong sarili. Patatagin mo ang iyong sarili, lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa pera. Para naman sa ganon ay hindi mauwi sa mas malalim or mas mabigat na problema. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Virgo. At ang lucky numbers mo for today ay the numbers 18, 21, at 52. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Libra. Libra, para po sa inyo, ang oracle card po na nagpakita ay Counselor. Sabi po ni Archangel Azrael, "You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance." So kapatid na Libra, mukhang binibilin sa iyo ngayon na una, kung ikaw man ito na sinasabing gagawa ng mga pagdedesisyon patungkol sa pera, kapatid na Libra, then sinasabi sa iyo na matuto kang makinig sa mga taong nakapaligid sa iyo para naman sa ganun ay hindi masayang yung pera mo or hindi masayang ang mga gagawin mong pagdedesisyon. Kung ito naman ay patungkol sa isang tao na malapit sa iyo at siya ang gagawa ng pagdedesisyon, napagdaanan mo na daw ang mga bagay na ito, kapatid na Libra. Kaya naman, siguro ikaw ngayon ang magbibigay ng payo sa kanila para naman sa ganun ay guided sila, lalong-lalo na sa mga aspeto pagdating sa pera. Kasi parang nakakakita tayo ng mga doubts, self-doubts, okay? So, might it be self-doubt mo sa sarili mo o kaya baka doubts mula dun sa mga sa taong gagawa ng desisyon sa paligid mo, okay? So, yan ang bilang sa'yo, kapatid na Libra. At ang lucky numbers mo for today ay the numbers 29, 53, at 68. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Scorpio. Scorpio, para po sa inyo, ang oracle card po na nagpakita ay ang spiritual understanding. Sabi po ni Archangel Raziel, "I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths." So kapatid na Scorpio, parang ang mas binibilin sa iyo ngayon ay merong mga signos or signs na pinapakita sa iyo. Kung hindi man or kung hindi ka man naniniwala dito, pues parang ngayong araw ay mukhang binibilinan ka ng ating mga baraha na mas maniwala ka muna ngayon dahil mukhang magpapadala ng mga signs ang mga archangels para sa iyo, para kung ikaw man ang gagawa ng pagdedesisyon, ikaw ang magiging guided. Kung ito man ay patungkol sa ibang tao, then kailangan mo rin daw silang i-guide base sa mga signos na nakikita mo. Okay? Para naman sa ganun ay wala masyadong takot. At the end ay baka mamaya ay mauwi sa pagsisisihan. So, wag naman sana. Kaya naman, iba yung ingat, kapatid na Scorpio, lalo na pagdating sa larangan ng pananalapi. Yan ang bilin sa'yo, kapatid na Scorpio. At para po sa inyo, ang lucky numbers po for today ay the numbers 7, 13, at 43. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Sagittarius. Sagittarius, para po sa inyo, ang oracle card po na nagpakita ay chakra clearing. Sabi po ni Archangel Metatron, "Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes." So kapatid na Sagittarius, parang ang mas nababasa natin ngayon, okay, na you have to go back to the basics, okay? Kailangan mong maging guided by the basic things, okay? O kaya kung ito man ay patungkol sa isang tao na malapit sa'yo, okay, kailangan mo silang gabayan na
napaka-basic lang ng problema at parang madali lang naman ng solusyon. Huwag natin masyadong gawing komplikado ang mga bagay. Ngayon, kung kinakailangan na natin ng tulong at gabay mula sa ibang tao, huwag tayong magsarili. Huwag nating isawalang bahala ang mga binibigay nilang payo sa atin. Kasi parang doon tayo na nagkakaroon ng problema. Parang hindi, or parang takot tayong makinig sa iba, sa payo ng iba. Parang nakakaramdam tayo ngayon na tayo ay left out, parang iniwan. Pero wag daw ganun ang ipasok natin sa ating mga isipan, kapatid na Sagittarius. Kasi mukhang napakalaking transaksyon nito, o kaya ay pera ito, pananalapi na kinakailangan ng bawat isa sa atin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kaya naman, kapatid na Sagittarius, sana makinig ka sa kung anong payo sa'yo. At ang lucky numbers mo for today, Sagittarius, ay ang numbers 16, 51, at 71. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Capricorn. Capricorn, para po sa inyo, oracle card po na nagpakita ay ang overcoming difficulties. Sabi po ni Archangel Jeremiah, the worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. So kapatid na Capricorn, mukhang binibilinan ka talaga na tanggalin mo sa iyong puso at isipan ang mga nangyari sa iyong nakaraan, dahil tapos na daw 'yon. Okay, kailangan mo nang mag-move on. Ngayon, kung ikaw man ang gagawa ng pagdedesisyon patungkol sa pananalapi or pagdating sa pera, ay isaalang-alang mo daw ang mga turo sa'yo ng mga napagdaanan mo at siguraduhin mo na gagamitin mo ang mga ito. Kung ito naman ay patungkol sa mga sa taong malapit sa'yo na siya ang gagawa ng pagdedesisyon ngayong araw, then binibilinan ka na i-share mo or ibahagi mo sa kanya ang iyong mga natutunan, para naman sa ganun ay magiging maayos ang mga pagdedesisyon, lalo na sa larangan ng pananalapi, kapatid na Capricorn. At yan ang bilin sa iyo ng ating mga tarot cards. At ang lucky numbers mo for today ay 19, 23, at 31. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Aquarius. So, tumalon. Ito na po ang para sa inyo, Aquarius. Aquarius, para po sa inyo, ang lumabas po ay victory. So, sabi po ni Archangel Sandalphon, your prayers have been heard and answered. Have faith. So, binibilinan ka, kapatid na Aquarius, na mukhang magiging tama naman ang gagawin mong pagdedesisyon or gagawin ng isang taong malapit sa iyo na pagdedesisyon. Kasi ngayon pa lang sinasabi na i-attract mo na, i-manifest mo na sa buhay mo na tama ang desisyon na ito, dahil binibilin sa iyo na mukhang tama naman. Kaya naman, kung may mga doubts ka pa rin, ay tanggalin mo na. Ito na o, sinabi na ng ating oracle card na ikaw ay magiging victorious sa gagawin mo. Pero naman hindi ibig sabihin nun na porket sinabihan ka or in-affirm sa'yo na ikaw ay makakakuha ng pera o kaya ay magtatagumpay patungkol sa iyong mga salapi, ay hindi na natin gagawan ito ng mga tamang hakbang or iaasa na lang natin sa kapalaran ng sinabi ng card. Hindi po. Dapat ay gumawa pa rin tayo ng mga tamang pagdedesisyon, gumawa pa rin tayo ng mga tamang hakbang upang ma-achieve natin yung mga goals natin sa buhay. Yan ang bilin sa iyo, kapatid na Aquarius. At ang lucky numbers mo for today ay the numbers 14, 36, at 40. Isunod naman po natin ang oracle card natin para sa ating mga kapatid na Pisces. Pisces, para po sa inyo, oracle card po na nagpakita ay ang career transition. Sabi po ni Archangel Shamuel, your life purpose is triggering a blessed career change.
So, kapatid na Pisces, mukhang ito ay mas patungkol sa isang taong, isang bagong boss. Yan ang nakikita natin mula sa iyong baraha, kapatid na Pisces. Nagbabala ka bang magbago ng trabaho o kaya ay ang mga taong malapit sa iyo ay nagbabalak na humanap ng panibagong trabaho. Ngayon, ito ay maaaring patungkol sa isang bagong boss. Okay? Kaya naman, binibilinan ka na kung meron man mga agam-agam or mga doubts sa iyong isip, sa iyong sarili, sinasabi naman ng ating oracle cards na tanggalin mo daw ito dahil mukhang magiging maganda naman ang future mo sa or future ng taong malapit sa iyo pagdating sa larangan ng bago niyang tatahakin. Okay? Ingat nga lang sa paghawak ng pera kasi baka mamaya ay meron tayong mga pagkakagastusan na hindi natin ina-expect. Kaya naman, mag-ipon pa rin daw, kapatid na Pisces. Yan ang bilin sa iyo ng ating mga tarot at oracle cards. At para po sa inyo, ang lucky numbers niyo po for today ay the numbers 6, 26, at 45. Muli po, ito si Daily Habit na nagsasabi sa atin na ang ating mga baraha ay pawang gabay lamang po natin sa pang-araw-araw. Ito po ang inyong tarot, gabay, at horoscope para sa June 24, 2020, Miyerkules. Kung kayo po ay umabot sa putong ito ng ating programa, ay malamang ay nagaantay po kayo ng special shoutouts. Kaya naman po, ito ang mga komento na natanggap natin sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa lahat ng nagkomento at nagsumbaybay. Isang malaking pag-shoutout po para sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid, kaibigan at kapamilya na sina Christina Borneo Rubio at Jake Rubio ng San Jose del Monte, Bulacan, Rochelle at Kendra Vidal ng Valenzuela City, Joshua Alexander Mallory ng Binyan, Laguna, Jom, Kai, Pearl at Jimboy ng San Juan City. Ganun na din po sa ating mga BFFs na sina Joe Yang ng Taiwan at Rina at Kala Feria ng Quezon City. Bago po ako magsimula sa mga nagkomento sa ating nakalipas na video, ay isang malaking pagbati po muna sa ating kapatid na co-content creator din po natin dito sa mundo ng YouTube. Ito po ay si Jewels of Gina. Ma'am, happy birthday po ya po. Mula po yan dito sa amin sa Daily Habit Channel. Salamat po sa inyong suporta palagi. At ganun din po sa inyong suporta, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat. 11-11 siblings. Sila Sian. Indianong Pinoy. Keith Aromi de la Cruz. Or Keith Aromi de la Cruz. Lady Shell Stories. Thank you. Rampage TV. John Mark Caballes, 1515 Vlog, Jeff 4 Music, Chris Fam Vlog, Dad Blan Malis or Mills, Pinky Mitra, Boggs Official, Jem Acosta watching from Beirut. Thank you so much for watching. Christy Riaso, thank you so much. Arlene Cook Hub, thank you for watching. Sonia Coates, Made Life. Bangus and Mash, thank you. Kylie Torres Vlog. Charles BD Twins, thank you for watching. Dial Aguas from Riyadh, Saudi Arabia. Ozbinay Supermom, watching from Sydney, Australia. Juby Challenge, watching from Taiwan. Mami Rosalinda Ramilo watching from Chicago, Illinois. Sarah P. Kitchen Vlog. Minak Kasiple. Rosalinda Rogcalis. Salamat po sa panunood. Thank you. Brotherhood 619 TV Channel. Charito George. Patricia Patry. Siya ang inyong kapitbahay. Visual Mix
Moya T Vlogs, thank you. It's me, Lizelle. AMR Sin AD. Hey Jude Vlog. My Angel, My Mix. Jam Network. Sophia May Suyat. Leov NJR. Lile Monsas OFW. Gem 07 Alejo. Mami Maricar. GV143. Adam Abdelrahim. Thank you for watching. Arlene Kukab. Raymond Mendoza. Trinity Blight. Lloyd's Vlog. Analiza TV. iCare TV. Lola TikTokera, Girly and JM. Chelsea Gustior. WIP Thoughts. Carmela Gumpal. Imaria Official. Sam TV Vlogs. Honey Cute. Ma'am Erlene Desac, watching from Reno, Nevada, USA. Sir Coach Richmond Language Academy, watching from Hamamatsu, Japan. Arigato gozaimasu. Alan Unas. Admin Shi Bicol. Ryan Reynoso TV. Azumi Sailor Moon. Neith Ko. Livian Plays On. G.A.J. Vlog. Sherwin Vlogs. J. Paul. J. Lozada. Pinky Mitra. Cheryl Grace Fisco. Marifel Liao. Cheng Mercado. Kring Magkalas. M's BXB Vlogs. Raven Sigwa. Mamimir Navenas. Charles B. Diaries. Pakbet at iba pa. Ragroot, watching from Japan. Arigato gozaimasu. Jack Sebastian. Jing Pahara, watching from Hong Kong. Jen Bit. Dennis Daet. Ezel Cecil. Maestro Butch Milam, watching from Cavite. Manuel Abella Jr. Criselda Blanco. Lloyd's Vlog. Smile Ka Naman. Itology RG. Ma'am Romela Abregana, thank you for watching. Kaiser 21 Lover. Johanny Channel. Creatress of SMG Channel. Evangeline Paz, salamat po sa panonood. Super Denziel, salamat po sa panonood. Fe Mapano ang Bol Anon. It's me, Lizelle. Joyce Angel Channel. Rays Mualam TV. The LG Jack Vlog. Kinokoneho TV. At Giselle Zobiaga. Maraming salamat po sa inyong pagkomento, pagsuporta sa ating mga palabas. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Again, ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa June 24, 2020, Miyerkules. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.